Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DICT na pagganahin ang libreng internet access sa mga liblib at malalayong lugar. May ulat si Patrick De Jesus. Magandang hapon po. Meron kayong gate crusher. Hey! Sino yan? Hello everyone! Kumusta na kayo? Merry Christmas, Mr. President. Merry Christmas! Kaya nga eh. Sorpresa ang kinausap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga estudyante at guro na nasa remote areas noong bisperas ng Pasko sa pamamagitan nito ng online kamustahan na inorganisa ng Department of Information and Communications Technology kaugnay ng rollout ng internet sa mga malalayong lugar bilang bahagi ng Broadband ng Masa o BBM program. Mula sa iba't ibang probinsya ang mga guro at estudyante ang magiliw na nakipagkwentuhan sa Pangulo, kabilang ang mga nasa Pag-asa Island. Gusto kong subukan kung talagang yung sinasabi sa akin ni Secretary Ivan, talagang gumaganda. Eh, mukha namang maganda itong bagong ating connection na sa yung mga iba't ibang lugar nagkaroon na ng internet. Kaya dadagdagan pa natin. Pabuti naman, Secretary Ivan, congratulations. Mukha namang marami tayong nalagyan ng bagong connection para may internet na sila ngayon. Ang utos niyo po kasi is lagyan natin internet itong mga malalayong lugar sa buong Pilipinas. Lalo na yung malalayo, dahil yung malalayo yan ang mas may kailangan. Lalo na yung mga bata para sa kanilang eskwela. Buti na lang, maraming bagong teknolohiya na pwede natin gamitin na we are taking full advantage of para naman kahit saan sa Pilipinas, makakaramdam tayo ng connectivity. At napaka-importante na ngayon yan eh. Tiniyak ng Pangulo na lahat ng lugar sa bansa ay maaabot ng programa. Ayon sa DICT, nasa higit 4,000 na ang operational na free Wi-Fi sites sa ilalim ng Free Wi-Fi for All program. Sa susunod na taon, target na makompleto ang Phase 1 ng Luzon Bypass Infrastructure ng Broadband ng Masa programa, kung saan karagdagang 15,000 free Wi-Fi sites pa ang ilulunsad at pagbubutihin pa ang satellite connectivity sa tulong ng Starlink at iba pang satellite system providers and operators. Samantala, mas magandang consular services at mas maraming overseas Filipinos ang natulungan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay sa ulat ng Department of Foreign Affairs. Higit 7,000 Pilipino ang na-repatriate mula Enero hanggang Nobyembre sa ilalim ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs. Ayon sa DFA, 57% sa mga ito ay mula Middle East, kung saan higit 900 sa mga distressed OFW ay mula Kuwait at 70 ang mula Sri Lanka. Una nang binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng DFA at ng bagong tatag na Department of Migrant Workers upang mas matulungan pa ang mga Pilipinong nasa iba yung dagat. Kinilala rin niya ang kontribusyon ng mga OFW upang maisakatuparan ang mga programa para sa bansa. Samantala, sa delivery ng consular services, umabot sa higit 3,000,000 passport ang inisyu ng DFA ngayong taon, kasabay ng pagbubukas ng 6 na temporary offsite passport services facilities. Patrick De Jesus, para sa Bayan.